mga guys, may gagawin tayo ngayong molding or moldura dito sa part na to. Ngayon, lalagyan natin para mas madali at mas matibay ang ating gagawin. Maglalagay tayo ng support. Sundan niyo ako sa aking gagawin. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, please subscribe my channel and pindutin niyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bago pang video. Ngayon, maglalagay na tayo ng mga pako dito. Ang gagawin nating molding ay 4 inches ang kapal at 4 inches din yung lapad. Kaya lalagyan natin yan ng support na pako para matibay. Ngayon, maglalagay na tayo ng spike na pako. Ganito, 4 inches yung kanyang haba para alos 3 inches na lang yung lalabas para 4 inches. Kasi 4 inches yung ating gagawing moldura. Ito na po siya, 3 inches na yung taas ng pako. Tapos na natin ang paglalagay ng spike. Ngayon maglalagay tayo ng bakal para mas matibay. Ngayon ilalagay na natin yung bakal na mag-hold dun sa ating ilalagay ng mga semento. Ngayon guys, naglagay tayo ng support para huwag bumagsak agad yung ating simentong ilalagay. Minsan kasi ginagawa pa natin, kahalalagay pa lang ng simento, maya maya lang babagsak na. Ngayon pag may support na ganito, hindi siya kaagad babagsak. Okay na siya mga guys. Ngayon, nagawa kami ng pandilig tulad nito. Bote na plastic, tapos nilagyan namin ng mga butas-butas ang dulo para maiwasan yung basa lagi ang inyong kamay. Ngayon, lalagyan natin siya ng semento na basa na binanaw para mas itong pagdadik. Paglalagyan natin ng molding para mas maganda yung kapit. Ganitong simentong binanaw ang ilalagay natin sa para hindi siya para maganda yung kanyang kapit. Mga guys, ilalagay tayo ng bricks or bato para mas mabilis natin magpatigas itong ating ilalagay na simento.
Ito, mga guys, konti na lang natin ang lalagyan natin ng semento na basa. Itong part na to, matitigas na siya. Nag-hold ay ang bakal para huwag siya pumatak. Para mabilis siyang matuyo, lalagyan natin siya ng tuyo na semento. Nahagisan natin siya. Ngayon, lalagyan natin siya ng halo na puro para mapakinis natin yung molding. Guys, pwede na nating tanggalin ang yung nakasalo na support dahil okay na, medyo matigas na siya. Kakat na lang natin yung sumobra dun sa ating support na plywood. Ayun na guys, ibabrush na lang natin. Ito yung finish niya. Ito na yung kanyang finish.